Good evening mula sa inyo dyan. Ako nga pala si DJ NC Speaking. And you are live here in Heart Heart Radio, ang radio station na hindi sika. Ngunit tumatagindig ito sa mga puso ng mga nagmamahal at mga nasaktan dyan. At handa kaming tumulong para sa mga nangangailangan. Especially sa mga nagkulang sa pagmamahal at sa naghahangad ng nagmamahal sa kanila. Pero yun nga, bago tayo pumunta sa ating lumiliyab na storya. Ngayong gabi ay magkakaroon muna tayo ng isang mga shoutout para sa mga patuloy na sumusubaybay dyan. Unang-una, wag na natin ba patagalin, taga-tagig. Ito nga pala si RR or yun, aka RR or si Rudolph Mabaza. Shoutout sa'yo dyan. At sino tong next? Si Africa Liz. Shoutout sa'yo. Sorry nga pala at hindi ka namin na-shoutout ng mabuti last time. Magka magdatampo. At maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. At shoutout din kay Dana Gudo dyan sa taga-tagig din. At kay Roxanne De San Jose, hindi ko alam kung taga-san ka, pero kilalang-kilala nila si DJ and MB guys. So, maraming salamat sa pagsuporta. At kay Marion Russell Abuan, shoutout sa'yo dyan. At kay Albert Ferrer. At shoutout din para kay Ate Jo Nabos, hello. At not last but not the least, shoutout para kay Ivan Halupit Hershan, dyan sa taga-tagig din. So, yun nga. Without further ado, huwag na natin papatagalin. Tunghaya na natin ang isang storya ng isang lalaking puno ng pagmamahal, ngunit hindi humihingi ng kapalit. Napaka-sweet, di ba, mga Harpers? Sige, excited na rin ako marinig yung kwento niya at huwag na natin papatagalin at atin na siyang tawagan. Let's go! Hello? 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 Hello, good evening! You know, nagkausap na rin tayo sa wakas. So, live ka ngayon dito lang sa Harper Radio. And this is DJ NC na nasa mikropono nagsasalita para sa mga taga-tagig dyan. Yo! Pero sige, so okay lang ba na magpakilala ka? Ayun, sige. So, ako pala si Rayel. May pangalan ko. Mm-hmm. Okay, so si Rayel. Sige. Nagkakalampo po ako. Taga-Kalamba. Shout out dyan sa mga taga-Kalamba, Laguna. Anong steak? Anong steak? Kabuyaw steak po. Kabuyaw steak. Ayos. Ilang taong ka na ba? Riel? Tama? Tama ba? Riel, o. Riel, o. Ilang taong ka na, Riel? 22 years old na po. 22 years old? Batang-bata. Isang taon lang akong mahigit. Mas matanda sa'yo. Pero sige, salamat sa pagtawag mo sa amin at sa pagbibigay mo naman ng lakas ng loob para ibahagi ang storya mo. So, nabalitaan namin na nag-message ka na may storya ka na meron kang natitipuhan o nagugustuhan na taga dito sa Taguig. Tama ba yan? Tama yun. Tama yun. Sige, sige. So, ang tanong ko lang is, yun, anong kwentong love life mo at paano mo siya nakilala? Pwede mong pakishare? Ayun, sige. So, ayun, nag-serve ako ng mission sa Philippines Urdaneta Mission. So, bali pag-uwi ko ng mission, nagkaroon ng girlfriend, tapos hindi nag-work out, tapos hanggang ngayon, single na. So, medyo matagal na ng single. Kaya, humihingi din ako ng tulong sa mga kaibigan ko, sa mga kamission. Sabi ko, uy, kung meron bang irereto sa akin, At ganun nga, meron ako nakausap isang kamission ko, taga-Taguig din. Si shoutout po pala kay kanina. Ron Budo. Kay Ron Agudo, shoutout kay Ron Agudo sa Taguig. Sige, sige. So, ayun, may nireto siya sa akin na isang sister na noong una, parang wala pa ako sa ayaw ko pa kasi ayun nga, matagal ako single, tapos wala din sa mood kasi gawa na may pandemic, quarantine. So, sabi ko, sayang lang siguro kapag hindi din mamimit kung ipapakilala man sa akin. Pero, nung matignan ko yung profile niya, in-stop ko siya, syempre. So, nagandahan din ako sa kanya, tapos nakita ko nga na nag-cheer dance siya, tapos letran din siya nag-aaral. Pero sa Manila siya, ako sa Kalamba. So, ayun, sabi ko, dun sa commission ko kay Ron, sabi ko, sige, pakilala mo ako, ganon. So, nag-extend ako ng friend request sa kanya. So, kahit hindi pa niya na-accept yung friend request ko, nag-message na ako sa kanya, gumawa na ako ng move para magpakilala. You know, galawan so, agad.
Sige. Oo, parang tapos. Hindi safe oras. Mm-hmm. So, yun nga. Siguro mga ano yun eh. Mga by the last week of March yun nung nag-message ata ako sa kanya or around first week ng April. So, sa totoo lang, hanggang ngayon, hindi pa rin ako napapansin. So, what do you mean kaya, hindi napapansin? Parang nung nag-message ka, parang nakasin lang? Yung first message? Parang, pati yung friend request ko, naka, hindi pa ako. Pending? Friend book. Oh, pending pa rin. Ah, grabe no. Pero, tinanong mo ba kay Ron, nagkakabalitaan ba kayo kung, like, for example, kung ano ba yung ginagawa nito ni sister, ano siguro, tago ko na lang sa pangalang Mia. So, may nababalitaan ka ba kay Mia according sa nag-refer sa'yo sa kanya kung na-refer ka ba in person or nasabihan para naman alam, parang ganun, may ganun ba or wala? Meron naman siyempre humihingi din ako ng balita kasi siyempre ako, nag-message ko, kaya naghihintay din ako na bakit kaya hindi ako napapansin, ganun. So, sabi niya sa akin, wala namang ginagawa, nag-TikTok, tapos... nag-aalaga ng mga pamangkin. So, sabi din naman na, hindi din naman nag-work kasi nga, quarantine pa. So, and nabibisita ko din si Ron sa bahay nila kasi minsan nag-work ako na napapadaan sa kanila. So, nagkukwentuhan kami, sabi din naman niya sa akin ng pinaka siguro reasonable na na sinabi niya sa akin na parang hindi pa siya ready gawa ng last relationship. So sabi ko okay, okay lang. So nagme-message lang naman ako para as a friend lang din, para magpakilala lang din. Mm-hmm. And dating na ako mag-work out, no? So mm-hmm. So nangyari lahat yun this year lang, just to clarify. This year lang yun. This year. Actually this pandemic. Ah, dito talaga nangyari. Sige, so, yun, so hindi ka na nga pinansin, hindi pa rin siya nag-reply. And friend request mo ay still pending pa rin. Pero hindi pa kayo at least nag-meet in person, hindi mo ba siya nakita? Sa profile mo lang nakita? Oo, hindi pa. Kasi yun nga, ang mga kilala ko lang talaga dyan sa Taguig is yung mga commission ko at yung mostly may family ako dyan. So yun lang, sila lang yung kilala ko doon. Ay, talaga may family ka dito? Sa mga Makati ata sila, yung Paz. Mga Paz. Oh, mga kilala ko rin yan. Shoutout sa mga taga Makati dyan, sa mga Paz. Pero yun nga, so... Yun, so hindi mo pala siya nakita in person. Pero sige. So, dahil na pending pa rin yung friend request mo, kung sakaling magkita kayo or kung sakaling nakikinig siya dito sa ating radio station ngayon, ngayong gabi mismo, ano yung gusto mong ipahiwatig sa kanya? Anong gusto mong sabihin sa kanya? Kung aamin ko man, magko-confess ka na, Felix, okay lang. Sige, anong gusto mong sabihin kay Mia na lang? Hashtag Mia. Okay, sige. So, hello Mia. So, sinusunod ko lang din yung payo sa akin ng mission president ko kasi nakwento sa kanya. So, sabi sa akin, nag-message ako sa'yo kahit hindi ka nag-reply or hindi mo nasitin. So, which is what I'm doing. So, and ganun din kaya nag-message rin ako sa'yo is dahil kahit sabihin natin na hindi mo pa napapansin is gusto ko din malaman mo na ako yung guy na hindi sumusuko agad kahit hindi mo napapansin. So, kaya sabihin natin consistent pa rin ako sa efforts. So, sana maging friends tayo at yun, sana makilala pa kita kasi naging interested talaga ako sa'yo. Nakita ko na nag-cheer dance ka and same school tayo na pinag-aaralan. So, ayun lang. Ingat ka and sana hindi ka magkasakit. At stay safe at mag-tod ka lagi ng face mask at tarabas ka. Sure ayun naman. Lang. Napaka-sweet mo naman, Riel. No? Maraming salamat sa sinabi mo. Sana naman umabot sa kanya. Sana naman marinig niya or panuorin niya to ngayong gabi. Pero siguro may isang tanong lang ako sa'yo, no? So, marami sa ating mga ano dito, yung mga kamukha or mga Harpers na kapag yon nag-message sila or in-add nila sa Facebook or in any social media, tapos hindi in-accept, pending pa rin, or message sinisin lang, marami yung sumusuko. Pero yung pagka-rinig ko sa story mo, consistent ka pa rin sa efforts mo. Totoo ba yun? Opo. Grabe, no? Saan yung nagda-drive sa'yo na maging consistent ka na kahit ganun yung negative yung
siguro wala pang result. Ano yung nagdadrive sa'yo na magpatuloy na magmahal sa kanya? Parang gano'n. Sige. Ano ba sinabi ko? Sige, natala ko na. sige. Ayun nga sinabi ko na sa mostly sa time natin, kita natin sa mga kabataan or sa age natin, mga YSA, is akala natin sobrang accessible na lahat, which is parang kaya na makakuha lahat tulad ng mga orders natin nga sa online. Isang click lang, hintay na natin dumating order natin. So, pero hindi tulad dito sa pag, you know, yung panliligaw or parang para makuha yung attention sa tao. It's, hindi dapat natin siya parang pinipilit or pinamadali. So, ang ginagawa ko ngayon, nakapag-motivate nga sa akin. So, sinasabi ko sa ito na if nahihirapan ako sa ngayon na makuha yung attention, once na nakuha ko yung attention niya, pag napansin niya ako, is magiging worth it lahat ng efforts na ginawa ko para sa kanya. So, yun. Yung naging drive ko na if napansin niya na ako, in the end, worth it yung paghihirap ko. Sure naman. Sige. So, yun nga. So, again, no effort is wasted. Walang masasayang kung lahat ng bagay ginagawa mo para sa isang mahal mo, no? Believe na ako sa iyo, eh. Real, sa totoo lang. Kasi kahit na hindi pa pinapansin yung ano mo, pero patuloy pa rin na ginagawa mo pa rin or consistent ka pa rin sa mga efforts mo sa panliligaw kay Mia. Sige, so siguro sa pagtapos na lang, no, maraming salamat sa paglalakas daw mo, I share your love story mo kahit hindi pa siya nagsisimula. Kahit nandito pa lang tayo sa ligawan na stage, siguro may gusto ko bang itanong or hingin na advice sa ating mga kamuka na nanonood ngayong gabi para naman makatulong kami sa'yo. May gusto ko ba ibigay na advice or hingiin na advice galing sa kanila? Ayun, sige. So, yung nasabi ko nga sa mga kaibigan ko, hindi naman sa, kung hindi niya na ako napansin na isusuko na ako, ang gagawin ko lang is, siguro it's time na ibigay ko na yung efforts ko para sa ibang sister or sa ibang babae. Kasi alam ko na yung ginagawa ko is alam ko naman makakapagpasaya talaga siya ng isang tao or syempre ng babae na nililigawan ko or sinusubukan ko mga friends with. So, yun lang ang siguro sa mga nakikinig na dapat hindi natin minamadali or kung meron man tayo nakakausap na isang sister, huwag natin i-assume na dun agad yung papunta yung status nyo na nag-uusap kayo yung dalawa. So, tignan nyo mag-effort kayo. So, huwag kayong may panghinato kung hindi nga kayo mapapansin or kung hindi ma-appreciate yung effort. Ibig sabihin nga lang nun na yung pinag-effort na natin is hindi yung tamang babae ni Heavenly Father. Kasi yung ma-appreciate talaga yan is doon na nakanda para sa atin. Naniniwala ko din. Salamat sa Shiner Muriel. No? So, yun talaga may mga nakataong nakahanda para sa atin. So, kung hindi man yun, wag ka mag-alala. Maraming tao, maraming babae dito sa Pilipinas. Pero, pero siguro dahil nagbigay ka naman ng advice, siguro kami na lang yung manghihingi ng mga advice sa mga nanonood ngayong gabi para makatulong naman kami sa iyo. Or ano nga ba yung mga successful tips na pwede mong i-apply para sa successful na panliligaw? Maliban lang sa online ng ganito-ganito. Pero okay lang ba yun kung itatanong natin yun sa mga okay lang. Nanonood? Okay lang, sige. So, may maipapashout ka ba, Bariel, bago natin i-end yung call nito? Ay, oo. Sige, yung mga commission ko dyan, kay Ron Agudo and kay Jason Baay. Oh, shoutout na ulit kay Ron Agudo at kay Jason Baay. Mga commission ni Riel. Anong yes, mission mo ulit? Pero, kay ano, para makilala niyo din isang kaibigan ko, kay Carlo Murillo na taga Quezon. Kay Carlo Murillo, taga Quezon. Shoutout sa'yo dyan, mga taga Quezon dyan. Shoutout sa inyo. And, yun nga, sige. So, anong mission nga ulit to? Or saan ka? Anong mission nga ka ulit kayo? Philippines Urdaneta Mission. Urdaneta Mission. Siguro yun yung the best mission, syempre, para sa mga taga-Urdaneta dyan. So, shoutout sa mga taga-Urdaneta at sa lahat ng mga missionaries ngayon na naka-work from home kayo. Usong-usong yung online chat-chat. Pero sige nga, yun lang ba? Wala ka na ipapa-shoutout or sasabihin? Salamat sa Harp Harp Radio. Invite sa akin or pag-accept ng tawag ko.
Walang ano man. At salamat din sa'yo sa paglalakas doob mo. At sa mga sponsors natin dyan sa Harvard Radio, maraming salamat. Sige, abangan mo na lang ang mga tips na ibibigay sa'yo ng mga Harpers para makatulong kami kung paano maliligawan itong si Mia. Sana Mia, panoorin mo to at sana ma-appreciate mo kung gaano ka-sweet itong si Riel. Kasi ako na, sisweetan nga ako kahit lalaki ako eh. So, no, walang feelings ha. Tropa tayo dito, lalaki lang. Pero sige, so maraming salamat ulit. Good night and shout out dyan again sa mga Tagalaguna. This okay, is the Harper Radio and this is DJ NC, ang radio station na hindi sika. Good night. Bye-bye. Hello, hello? Hello? Hello, good evening. You are live here in Harper Radio. Ako nga pala si DJ NC. At ano mang code name para sa'yo, bro? Ano na lang, Etomac. Etomac. Hello, Etomac. Shout out sa'yo dyan at sa mga kasama mo sa bahay nyo. Anyway, sa taga saan ka ulit, Etomac? Ako taga Lucena City. Taga Lucena. Sa Under Lucena Steak. Under Lucena Steak. Shout out dyan sa mga taga Lucena Steak. Taga Kalamba tong caller namin kanina. Ayos na ayos ha. And anyways, so yun nga, may problema siya, may nililigawan siya, pero hanggang ngayon hindi pa rin siya sinasagot. Even yung friend request niya hanggang ngayon pending pa rin. Pero ano yung mabibigay mong advice sa isa nating katropa na umiibig? Kung tama ba na magpatuloy siya or itigil na lang niya? Or ikaw, ano ba yung sa tingin mo dapat niyang gawin? Ako kumpara lang sa akin, kasi may isa din akong kaibigan na ganyan yung nangyari sa kanya. May gusto siyang ligawan, pero yun na nga, hindi siya nakakatanggap ng kumbaga ng attention dun sa babae. Siguro kung ang masasabi ko lang sa kanya, kung sa tingin mo may regrets ka kapag tumigil ka, huwag kang tumigil. Pero syempre, kailangan maglagay ka ng timeline sa sarili mo kung kailan ka titigil, kasi hindi pwedeng stagnant ka, kailangan my goal, mag-progress ka. Kailangan kasi syempre kailangan natin mag-progress sa buhay na ito kahit anong paman. Huwag mong hahayaan na mahihila sa'yo towards sa progression mo. So ang akin lang, siguro gumawa ka ng isang bagay na kumbaga huling effort mo na gagawin. For example, yung isa kong kaibigan ang ginawa niya ay for 21 days, araw-araw niya consistent na chinachat yung babae. Hanggang sa mapansin siya, hindi ko alam kung na tatanggap ba ng babae yung message niya o naka-spam lang. Pero kapag tumigil sa loob ng 21 days, maging consistent ka lang. Tapos kapag sa ika 21 days, tumigil ka. Magantay ka ng ilang mga araw, baka kasi syempre biglaang maninibago siya sa araw-araw niya na, aba, wala na sa akin nag-chat-chat, wala na sa akin, kumbaga hindi na siya sa akin ulit nag-chat-chat. Ngayon, kung hindi siya mag-respond, kailangan mo nang tumigil. Kasi sa pagko-close mo ng door sa babae na yon, ay may mga bagong door na mag-o-open para sa iyo. Siyempre, di ba? Siyempre naman, kasi siyempre, ang Diyos, He is in the details of our lives. Kaya hindi naman, alam na alam niya kung ano yung sitwasyon natin. Kaya alam na alam niya yung kung paano tayo tutulungan. Aware na aware siya. Hindi ko alam kung paano, pero sigurado ako alam niya kung paano. Siguro yun lang yung ma-advise ko sa kanya. Kumbaga isang buong effort. Last na, tapos kapag walang respond, Wala na talaga. Ay, huwag na talaga. At humanap ka ng panibagong tao na deserve sa effort na binibigay mo. Kasi nga kapag you're chasing for someone, ibig sabihin tumatakbo siya sa'yo. Ang tamang tao, hindi siya tatakbo sa'yo. Mag-meet kayo sa gitna. You know, napakaganda ng binigay mong advice, Brad. Jato, makatama ba? Nabanggit ko ba na tama? Oh, Etomac na lang. Etomac. Ang hirap na ba? Etomac. Pinaligtad na kamote. Ayun. Pero sige, may gusto ko ba ipa-shoutout, Brad Etomac, bago natin end yung call? Shoutout na lang sa hater squad ng Lucena State. May hater squad pala, Lucena. Ayos ha. Sige, shoutout daw sa mga hater squad ng talaga, mga Lucena State. Pero may ipa-shoutout ka ba maliban doon?
Ah, siguro yun na lang, yun na lang. Yun na lang. Yung jowa mo, papashoutout mo ba? Ay, wala eh. Naghahanap na ako ulit eh. Naghahanap ka din? Ayos, sige. So, medyo nabigo eh. Nabigo. Gusto na marinig yung story mo sa susunod, siguro ko available ka. Pero sige, ah, sige, maraming sige. Salamat kapatid. Kapatid na nasawi, patuloy natin sa paghahanap sa'yo. Sa yung love story. Pero bumangon. Pero bumangon. Tama yan. Bangon lang ng bangon, wag susuko. Pero sige, magigit na gabi ulit. Again, you are live in Harper Radio and abangan mo itong susunod na story. Maraming salamat. Goodbye. Sige, salamat. Sige, sige. Alright, maraming salamat sa mga sumusuporta sa amin at sa mga nag-subscribe sa amin channel. Just keep on liking our page and sharing. At kung may mga stories kayo, patuloy lang po kayong mag-contact sa amin. Again, this is DJ NC speaking and this is Harp Harp Radio, ang radio station na hindi sikat. Magandang gabi! Peace out! Hi Harpers, this is DJ MJ at maraming salamat sa suporta sa aming page. At abangan nyo ako sa mga susunod na kabanata.